pelo bracinho elétrico. Dia ganti ke bahasa. Naka-live na po. So, meron na tayong 29 viewers. Hello, everyone. Hindi ko nakikita, Jade, yung ano. Ay, dyan nakikita. Yung comments. Comment nga kayo para makita ko. So, ibibake natin today is mocha chiffon cake. So, kung makakaintay kayo mamaya, gagawin ko kasi itong mocha drip cakes. So, mabilis lang naman siyang panamigin. So, kung makakaintay kayo, matututunan nyo rin parang gawin yung drip cakes. Paano paggawa ng drip. Okay, so bago akong mag-start, napreheat na yung oven ko ng about 150 degrees Celsius to 160 degrees Celsius. So, pag nagbe-bake ako ng chiffon, nasa ganun lang yung temperature ng oven ko. So, bago ako nag-start, na-preheat ko na siya at least 30 minutes sa akin. 15 to 30 mas mainam kasi pag unang bukas mo, matagal mo ma-reach yung temperature ng oven mo, lalo na kung malamig ang panahon. Then, nag-miss and plus na rin ako ng ingredients. Yung ingredients, hindi ko na siya iisa-isahin ang measurement, ha? Ipo-post na lang natin yung recipes dito sa YouTube. Na-post ko na dati to eh. Ngayon ko lang siya gagawa ng demo. Okay? Hintay pa tayo ng konti. Ilang viewers na? Asan yung cellphone mo? Ay, ano mo? Pagkatan yung salamin ko. Salamin. Please. Konting viewers. Hello everyone! So, medyo naaga tayo ha. Kasi gusto kong makita nyo kung paano mag-cross ng cakes. So, wala pa yung ibang viewers natin. So, hintay na natin ha. Uy, meron tayong viewers from Abu Dhabi. Hello, Eid. April Joy Sibilla, hello. Okay, malapit na tayo mag-start. Hintayin na lang natin yung iba. Anyway, kung hindi naman makaabot from the start, pwede nyo naman ulitin yung panonood natin dito, ha? Ah, Mariano Vasquez. Magandang hapon din naman. Okay, so, biglaan yung live. Gagawa kasi ako ng cake for my father. So, might as well, i-demo ko na rin sa inyo para makita nyo. Mocha drip cake to. From Parañaque, Adelina Cruda. So, yung iba naman, marunong na mag-chiffon. So, might as well mag nu-wash na rin kayo. Baka may mapunot pa rin kayong ibang techniques. From Quezon Province, si Happy Tolentino. Hello. Yes, pwede ang chiffon cake sa manipuli cake. Ginagawa ko din yan. Hello, Maria Antoinette. Okay, ginagawa na pala niya yung recipes na to. Na-try na raw ni April Joy Sevilla. So, gagawin lang natin yung demo nito para sa mga newbie. Kasi napapansin ko, marami ang mga newbie talaga na baker. So, sa mga marunong na, pwede rin naman manood din as support sa akin. At same time, may makukuha pa rin kayong technique. Sana, hopefully.
May ilang viewers na tayo. Kitahan mo na kano na ba? Hana, may andiyan ka na? Yung sister ko, si Hana. Okay, so start na tayo. So kung may question kayo, kung mababasa nung aking anak, masasagot ko naman. Okay, start na tayo, ha? Okay, pa-shout out daw kay Ma'am from Kitchen Needs Baking Supply from Baking Supply Store from San Pedro, Laguna. Hello sa Baking Supplies dyan sa Kitchen Needs Baking Supplies, San Pedro, Laguna. Hello po sa inyo. Okay, start na tayo, ha? Ah, nagbabasa ng question ako din. Okay, yung ating chiffon cake ay na-post na. Yung recipe nito is na-post na. Demo na lang yung paano siya ginagawa. Okay, sa chiffon cake, meron tayong 3 sets of ingredients. Lagi nyong iset or mix and plus yung inyong ingredients para hindi kayo nalilito or kahit hindi kayo nakatingin sa recipes, procedure, alam nyo yung pagkakasunod-sunod. Pag sinabing mix and plus, kailangan iwi mo lahat ng ingredients individually. Okay? Isa, iti-check mo sa recipes mo kung tama yung timbang mo. Wet ingredients and meringue. So, set aside natin lang. Eto sa wet ingredients, ano yung mga kasama sa wet ingredients? Ang kasama sa wet ingredients, yung ating egg yolks, corn oil, yung coffee powder na dinisolve sa mainit na tubig na bahagya, water, eto yung ating wet ingredients. For the dry ingredients, meron tayong cake flour, baking powder, sugar, cocoa powder, and salt. Okay? So, yung aking cake flour, nasip na to 2 to 3 times bago ko siya ilagay dito as sa set. Okay? So, yung ating meringue mixture, kailangan lang yung ating egg whites, wala siyang hindi siya natuluan ng egg yolks. Kung natuluan man siya ng konti, pwede mo siyang scoop out para pwede mo pa siyang magamit. Pero kung talagang humalan na siya sa egg whites, may hihirapan ka na siyang may bit. Kasi fats yun yung egg yolks. Yung sugar mo kailangan, wala din tulo ng water. Then may cream of tartar ka. Okay? So, bago natin i-beat yung ating meringue, dito muna tayo mag-start sa combination ng dry and wet ingredients. Okay, for our dry ingredients, cake flour, baking powder, yung ating salt, and cocoa powder. So, yung sugar, hindi ko muna siya sinama, ha? Kasi gusto ko yung cream yung ating egg yolk sa sugar. So, whisk lang natin hanggang maging evenly distributed lahat ng ating dry ingredients. Ang mocha talaga, may kasamang cocoa talaga. Cocoa powder, ha? Then, coffee. Okay. Set aside natin yung ating dry ingredients now ng chiffon. Okay? So, i-beat lang natin maging light yung color ng ating egg yolk mixture. Hindi ko po
po nababasa yung question nyo ha. Baka sagutin ko na lang right after the demo. Wala kasi nababasa ng question. Wala namang question? Okay, sige. Serious sila, nanonood. So, naaga kasi yung ating demo, ha? Okay, so ito na yung ating egg yolks and sugar. So, add natin yung ating water. So, yung ating sugar. Then, yung ating oil. So, pwede kayong gumamit ng corn oil, vegetable oil, or chiffon oil. So, i-beat nyo mabuti para mag-emulsify yung ating ingredients or yung oil sa ating mixture. Then, yung ating coffee na may konting tubig. Dinilute ko na ha. Dinisolve natin. Then, lastly, tsaka natin i-combine yung ating dry and wet ingredients. So, tuloyin natin muna ng dahan-dahan. Kita nyo naman siguro, no? So, hanggang maging pantay na yung kulay at wala na kayong nakikitang trace ng cocoa powder na buo-buo. Kailangan na sip nyo rin yung cocoa powder ninyo, ha? Kasi mabilis siyang magbuo-buo sa mixture. Okay? So, ganito yung magiging mixture natin ng wet and dry ingredients. So, haluin pa natin ng isang halo ng scraper, rubber scraper, para ma-evenly yung pagkakahalo, ma-even. Okay, set aside muna natin to. Then, gagawin natin ngayon yung ating merang mixture. So, pag ibig sabihin, pag merang mixture consists of egg white, sugar, and cream of tartar. Paano daw pag walang cream of tartar? Pwede naman po ang vinegar. Kung kailangan nyo sa mixa, merang ninyo, ang kailangan yung cream of tartar, half teaspoon. Ang substitution nun for vinegar is 1 teaspoon. Kailangan doble siya. Okay? So, make sure na yung bowl nyo is malinis. Walang trace of oil or egg yolks. Kung nag-buttercream kayo, mas mainam na punasan nyo ng konting vinegar sa tissue paper hanggang sa matuyo. Para sure tayo na walang butter na naiwan dito, malinis yung bowl. Okay? So, ating egg whites, lagay natin sa ating bowl. Okay. Lagyan natin yung ating egg whites ng dahan-dahan. Low to medium speed lang muna tayo. So, ito pa yung ating sugar at cream of tartar, ha. Once na lang mag-bubbles o mag-frothy stage na, medyo magbula-bula na yung ating egg whites, pwede na natin ilagay yung ating cream of tartar. Pag malalaki na yung bula niya. Medyo speed ko na yung ating merang, ha. Okay.
pesto. Ano yan? So, pwede sila nanonood. Pagkakulong ako yung aking mixer. Okay. Baka po meron dito nag-save ng recipe ni Chef Heidi na kukunin nila. Ipapost naman natin ito right after ng recipes. Medyo lapit mo na ng konti yung camera. Ganun ba lang? Pakingan. Hindi. Buhatin mo yung recipe. Tataob din para makita nyo. Okay. Okay. So, unti-unti na tayo mag-add ng ating sugar. So, nasa process stage na tayo, ha? Tayo, ha? Hindi pa tayo nag-hide. So, antayin lang natin maging soft pick stage. I mean, stiff pick stage, but not dry. This, eto, soft pick na to. Mas maganda yung nasa medium speed lang kayo to high. Mag-high kayo pag malapit na yung matapos. Then, ang cost din, medyo matigas yung ating chiffon cake pag na-over yung egg white. So, dapat hindi kayo kumantong or pupunta sa stage na dry na yung merang ninyo. Mahirap siyang i-incorporate dun sa cake batter nyo. Butil-butil na siya. So, this is 8 cup recipes. Kasya dito ang dalawang 8x2 or isang 9 inches, 9x3. Okay, medyo mag-high na ako ng konti ah. Yan. Nice speed ko na siya. Kasi malapit lang matapos yung ating nirap. Hello! Sama natin na kayo dyan. So, approximately sa aking mixer, nasa 6 minutes ang pagbibit ng aking merang. So, depende pa rin yan sa mixer ninyo yung ginagamit. Kailangan mabuhin pa yung tumingin ng merang nyo kung kailan kayo titigil. So, this is our meringue. Steep siya, but hindi siya dry, ah. Makinis siya, smooth and steep. Okay?
Okay, so ito yung ating meringue. Ganda siya. So, pagbago kayo sa chiffon, gawin yung 3 parts yung pag-a-add ng inyong egg white sa inyong cake butter para hindi nyo ma-overmix yung inyong cake butter at yung meringue nyo. Dahan-dahan lang ha. Scrape sa ilalim, sa gitna, parang cut and fold. So, makikita nyo, magiging shiny yung inyong cake butter later on. Hanggang mawala lang yung trace ng whites na in-incorporate nyo. At the same time, hindi nawawala yung hangin ng egg whites ninyo, ha? Kapag overbeat ang egg whites nyo, grainy ang mangyayari. So, mangyayari sa chiffon nyo, maybe dry, na hindi nyo siya i-overbake, at huwag nyo pahanginan after nyo i-bake. Okay? So, ito yung second part. This is the third part. So, hinati ko sa tatlong part, ha? So, mamaya gagawin ko tong drip cakes. Mocha drip cakes. Pwede din po ba sa bread dough yung mixer na nagamit nyo? Itong Breville, masisira siya pag madala siya sa breads. So, usually sa chiffon ko lang siya ginagamit. Okay? Tapos, one direction lang yung paghahalo nyo. Make sure na nahahalo nyo yung ilalim para pumapantay yung pagkakahalo ninyo. At the same time, hindi nyo na-overmix. Kasi pag na-overmix, nawawala yung air na in-incorporate nyo mismo dun sa egg whites. Kaya ka nag-beat, diba? Nag-incorporate ka ng air. So, kung kahahalo mo, nawawala na yung air dun, magiging liquid yung cake butter. Ang ending nun, nagsaswelas yung inyong chiffon cake. Okay. So, ganito yung texture niya. Para siyang ice cream, pero hindi runny, fluffy pa rin, okay? Then, ito yung aking pan kasi maglalagay ako ng filling. So, sa dalawang size 8. So, hahatiin ko yung aking mixture sa dalawa para hindi na ako mag hahati sa gitna. Okay, pay. Wala nang too dark. Pantay na pantay na. So, yung apan, meron siyang parchment paper. Pwede rin namang wala. Pero walang grease yung gilid, ha? Yung aking ginamit na eggs is XL. Pantayin ko lang yung top. Okay. So, nice and smooth yung ating meringue. Ating cake butter. Bilis ba? So, ito yung ating chiffon. Tap nyo lang. Then, i-bake natin for about 35 to 40 minutes at preheated oven to 150 degree to 160 Celsius.
Chef, ano po size ng pan na ginamit nyo? Ano yung question? Ano yung size ng pan? Dalawang size na 8 by 2. Hinati ko siya kasi maglalagay ako ng peeling mamaya. Okay? So, intay lang natin tuto yung ating chiffon. Kung maaantay nyo, babalik kami mamaya para mag-frost ng ating cake. Gagawin natin siyang grip cake. So, may prepared na ako rito na icing for my mocha. Okay, balik na lang kami at maluto ng ating cakes. Para magpo-cross na lang at mag-decor. So, ang gagawin ko is mocha drip cakes. Para matutunan nyo kung paano mag-drip. Okay? So, bye for now. Balik kami na matutunan ng ating cakes. Or may question, kung may question kayo, sige, pwede akong sumagot. Tingin ko kung may question. Wala naman. Kung wala namang question, balik tayo later, ha? Kasi maiinip kayo kasi nakasalan pa yung ating chipot. Tingin ako. Agad. Okay, may question ba? Ha? So, ito yung akong gagamiting icing for our mocha. Drip cakes. Bango niya. Frosting ko is, pwedeng whip it, mocha, or buttercream. Since merang buttercream yung gamit ko. Hindi ko pwede ibigay yung recipes ng Swiss merang ha, kasi kasali to, na ituro ko to sa workshop. Ano po yung frosting mo? Ayun nga. Swiss merang buttercream. Pwede rin naman ang whip it. Ano po yung reason? Ano? Ano daw yung reason? Meron pang... Hindi ko pa nabasa yun. Ah, wala pa ninyo. Meron akong nakita nagpa. Delay sa isang cellphone kaya hindi namin makita eh. Wala. Okay, sige. Sasagutin mo na lang sa comment ha. So, balik tayo after mabake ng ating mocha chiffon for the decoration ha. Okay, thank you!